Isa sa anak mo ang gagawing hari
upang mamahayag, matapos na kaya tumanaw sa lupa. Tronoy pag-ibigay ang samang lupos sa katakot. Pinili ng poon na magintahanan ang lusog ng siyon. Ito ang mga niya. Doon ako pitira panghabang panahon. Ang pag-ahari ko ay magmula poon. Tronoy pag-ibigay ang samang lupos sa katakot. Sa lipi ni David, ako ay ukuha ang mahal ng hila upang maangatan ang pagpapatuloy ng pamamahala. Yaong pangalan niya ay ilunggan ng mananagana. Ang kaaway niya, mga papahila. Trono ni David ay laan sa pangalupos na tayo. Paksi kayo po niya. Alleluia, alleluia. Espiritu ay lumiluho sa naghihintay kay Jesus, Mesiyas na manguro. Alleluia, alleluia. Noong parang yung sinabi ni Jesus kanya mga lugar, mapalad kayo. Sabagat nakikita ng inyong mga mata at nakarinig ang inyong mga kaya. Sinasabi ko sa inyong maraming propeta at matutunin na tao nagnanasa ang makakita ng inyong nakikita. Ngunit hindi ito nakita. At makarinig ang inyong narinig, ngunit hindi ito napakinggan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Sinukuri ka natin, Panginoon Jesucristo. Mayroon ibang panagawa na naubos, no? At may nakita rin tayo
hindi nagtagumpay. Kaya, naalala ko yung tuloy, yung nabangkit ni Presidente Aquino, Presidente Duterte, doon sa kanyang sona, tungkol mo sa Malangiga Perez, sasama, siguro po ay na narinig na kami ng ngayon na sona, na, well, gusto mo ibalik yung mga bells ng Malangiga Church. Pero, yung isa po makita natin din yan, yung utos, yung sinasabi ko na si Pagnelo, sa mga banal na kasulatan na halimbawa ko yung panahon ng kay Moises at yung panahon ng Jesus, na kapag ito ay dalawang taon ng bata na lalaki ay patayin, ay hindi pala malayo sa katotohanan. Kasi yung Malangiga Perez, 1901, yun yung 100 years ago, hindi yung 1,000 years ago. Isa sa mga usire, ang sino mang makita ka nyo, gusto sa mga Amerikano kasi natalo sila nung nilusog ng mga Pilipino, ay anong utos na patay ninyo ang sino mang makita ninyong lalaki na pwedeng maghawak ng armas. And that is 10 years old and above. Nasa history ko yun. No? Yun ang utos. Patay ninyo ang sino mang lalaki that would wear arms starting from 10 years old. So, isa po pa ang marami rin. Ma, kung hindi man yung maputo, pero parang sinasabi mo na yung existence ng lahi ng mga tao doon ay mauubos kasi papatayin mo. Bagamat hindi mo lahat. So, kaya po, no, yung mga ethnic cleansing, bagaman sabi na natin ay hindi kasi nangyari sa Rwanda lately, mga ilang taon po nakalulimas, ay ito eh, kasi bakit maubos yung lahi. Kaya po napakahanap sa mga Hudyo, para sa mga Hudyo, ay narito yung pagpapatol. At yung nagataw din naman kasi yung pananampalataya ng mga Hudyo ay nakabase din po sa kanilang dugo, sa kanilang mga descendants. So, kaya may mga pagkataw na po sa atin yung may kanilang pinag-iingatan. Pero yun ay pinapahayag po na unang pagpasa, may pagpapahalata ko no? sa lahi. Kasi ito yung lahi na kung saan ay giniwalaan, kung saan ay napapahalataan ang salita ng Diyos, ang pagsamba sa bayan ng Diyos. At makita po natin na ginabayaran ang lahi ng Israel. Wala doon po sa lumang tupan. Ang tayo ng masalabot sa tupan, bahagi rin po ito ay mayroong santaan at sanuhin na kung saan ay naging dalitan upang ang ating Panginoon sa Kristo ay may silang sa daigting nito sa pamagitan ng mahal na Diyos ng Maria na sa kanyang pagtubod sa panawagan ng Diyos. Kaya bahagi mo kung saan ay ito yung patuloy natin bigyan ng pansin. Hindi
ginawa mo lalim sa dugo. Ngunit kung tawagin mo natin ang mga lalim na nananalig sa Diyos, kasi ito yung sabi ng Jesus na hindi na kayo ang lalim pinili ng Diyos, ngunit at sino man tumutugod sa panawagan ng anak ng tao. So, kaya ang tao na kumabi sa atin na rin ang bayad ng Diyos. Ang bayad ng Diyos. At tayo po yun, mga mananampalataya. At, sabi nga po si Ebanghelyo, mabalat ngayon sa pagkakarinig ninyo ang inyong mga narinig. Mapalad kayo sapagkat nakita ninyo ang inyong nakikita. So, mapalad tayo sa bakit kasi dumating ang tagapagligtas, ang ating Panginoon, Jesus Cristo. At sana naman, ito yung maipagpatuloy na tulay. Itagap ko lang ito kasi sabi na natin siya o sa pangalakad ng Diyos sa lahat ng Israel para makita natin kasi yung ating model at sinabi ko na tayo mga lahat ng Diyos ito ay maliwanag na ipinakita ng Diyos sa lahat ng Israel. Yung reason ng ordinary day ay yung first reading ay tungo sa paglalakbay ng mga Israel na hindi po kailangan sa ito nalang na sila'y nagreklamo kasi sila ay pinangalin sa Egypto at wala silang matangin at wala silang mapagugunan ng lakas ng pero siyang makikaw natin na dito ako sa loob ng hapon na pumaro na ipinamanin namin, binigyan sila ng mana sa umaga at ng ibon, kweyo sa gabi. So, hindi sila pinabayaran ng Diyos. Hindi sila pinabayaran ng Diyos. Yung po yung huwag namin panunutan. Pagamat ko naman dito na ito sa ito, yung nakaraang recollection ng ito, nais ko namang pagtibali. Sana po yung maglahi namin ay maglahi namin sa ay panagin ang paasa sa Diyos. Sana po ang lahi natin ay hindi siyang lahi na puro na lamang reklamo. Sabi na natin ay mareklamo. Sana po yung lahi natin ay lahi na nananalig sa Diyos. Of course, yung pangalagang patulad na para na siya ng mga Israeli kanalig, ha, wala silang makakain. Pero binigyan sila ng kinang. Wala silang makakain, pero binigyan sila ng karma. Pero bahagi ito mo na kung saan ay makita ito natin na patuloy tayo magtiwala sa Diyos. Nalagdaan na po sa mga kapatid. Ano lang kailangan natin? Una, ang magdasal. Patuloy tayo magdasal. Palagi tayo magdasal. Kung ano man yung pangangailangan ng bawal, parokya, sa gawain ng mga katesismo, magdasal tayo. Pangalawa, pero yung gusto rin muna, magdasal muna tayo. Pangalawa, humingi. Humingi kayo sa inyong mura para ako. Kung hindi mo walang pera ng mura para ako, humingi kayo ng pahala na pwede pang humingi sa mga parokyano. So, pero unang na dapat, humingi na kayo ng pahala na ano, sa mura para ako. Kapag sinabi ng mura para ako, wala. Kayong paalam na umuwi sa mga parokyano. Huwag kayong hihingi sa mga parokyano na hindi alam ng mura paroko. Sana pong maging maluwag ako.
Pagamat kailangan ninyo, yung nakailangan nyo bumili kayo ng permiso sa Pura Parawa. Para maliwanag na kung ano yung sabihin ng Pura Parawa, ito kayo minigyan, meron naman tayo ang pera. Hindi lang kayo nakipagkakayan sa Pura Parawa. Para rin, maalis din. Maalis yung suspicion. Kasi bahagi dito na pinatawag natin ang transparency. Pangatlo, sa kabahagi rin ang isyo, makamanglaksi, nanginigil tayo, hindi naman namin kailangan. Paano mo naman sa Purong Paroko? Pangatlo, magkaroon tayo ng financial support. Ito yung hindi ko ngayon para sa proyekto ito, i-report natin. Lagay natin sa isang bank paper, ipaskill natin sa bulletin board ng parokya. O kung gusto ninyo, bigyan ninyo ng kopya ng mga nagbigay. Para maging maliwanag na ito po yung binigay ninyo, ito po yung ginastos namin, ito po yung aming status ngayon. Kasi isa po yung sa mga laki na kung saan nakita ko natin. Kasi napakayang po yung sa ano yung nakita natin. Ngayon yung reklamo lang tayo ng reklamo. Parang pa nung ating pananampalataya, parang isang pananampalataya na bumubuo ng mga reklamo. Kung natin pananampalataya sa pananampalataya, isang kapulungan ng mga kamakalim, umaasa sa Diyos, sa biyaya ng Diyos. Kaya naman po yung bahagi nito, yung karanasan nito ng mga isang ibigan. Makita po natin alin. Inukuha ang ulit ng kailangan nila. Kasi bakit bukas, meron na ulit. Nais ko rin po rin palang itagda. Huwag kayong mag-iipon ng pera. Kasi bakit? Naalam na kong tuloy. Yung isang politiko, hangang-hanga yung sa pangalala lang sa politiko. Ang sabi niya, ako pati gumawin na kanyang ko ng ilang milyon peso. Pagkatapos sa kanyang ito, kung ipatid na talo, hindi masagot. Bakit alam mo kung bakit natalo? Kasi inipo niya lang yung pera niya. Wala naman siyang nagagastusan. So, ganun din po sa atin. Hindi tayo bangko. Hindi tayo bangko. Kinakailangan, kung bahagi yung pagkilos, kung tayo lang nalipo ng pera na wala naman tayong matutunuan niya, useless yan. Kaya kung nakita natin na rin, araw-araw, mayroon sila inakay yung mana ng dating salamat at araw-araw, mayroon sila kwe, karne. Kasi bakit, alam nila, kasusunod na araw, hindi sila kapagkakaroon. So ito lang yung tatlo nito. Kaya hindi yung lahi na kung saan may manipagpatuloy natin. So, magdasal, humingi, kasama na yun ang pamingi ng permiso. Pangatlo, mag-report. So, bahagi na ako sa nakita ko natin na matulungan tayo sa ating pagtugod sa mga pangangailangan natin, lalang-lalang sa pangangaral ng salita ng Diyos.
kasama ang nasa mga pinansantahan na iwala tayo sa Panginoon ang pa-aalam ng mga pangangailangan ng ating mga pamilya ng ating pamayanan ng simbahan. Ama ng mga saling kahi, maging mapagpala ka sa ang simbahan mo ay patuloy na magtanggol sa kabanalan ng kasal at ang kahalagahan ng buhay ng pamilya. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ang mahal sa Panginoon ay maging mapagpalakas sa akin. Ang mga magulang na huwag matay ng tiyan sa isip at puso ng kanilang mga anak ang mga araw sa pagmamahal. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ang mga sarili natin, maging mapagpalakas sa amin. Ang mga anak na huwag laging magmahal at humalang sa kanilang mga magulang at mga lumunod. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ang mga sarili natin, maging mapagpalakas sa amin. Ang mga mag-asawa, naway muling matiklasan at pahalagahan ang isa't isa sa diwa ng kapayapaan, pagpapatawad at pagkakasundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ang mga sarili namin, maging mapagpalakas sa amin. Sa mga yumaong miyembro ng pamilya, naway ipagkaloob ng Diyos ang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ang mga saling bari, maging mapagpalakas sa amin. Panginoon Diyos, patusin mo ang aming mga tadhana. Pagpuglulit mo ang aming mga anak, malalaki at babae sa nag-iisang pamilya ng iyong simbahan. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming kasama po natin sa misang ito ang pakasalamat at special dimension. Alay ng Blessed Sacrament Parish Catechetical Ministry, Our Lady of Miraculous Heaven Parish Catechist, Alodia Ortiz at Atea Rose Ortiz, Our Lady of the Most Holy Rosary Parish Rosario Complex, Maria Angelica Soriana Infantalini, St. Francis and Delivery of Glory Marquez, San Vicente Ferrer Parish, Dunan, Pintanar Family, para sa madali ang pagaling ni Rubin Sabelo, at para pa rin sa kaluluwa ni Magno Justiniano Lutrano, Alan Vicente Juan Jimenez, Juana Crispo, Mary Jane Antonio Alberto Herman Maria Teresa Teresita Roberto Nerva Iluminada Mary Rosie Mariano Tomasa Tipidad Cornelio Ibrada Gersa Conrado Antonis Codificacion Gonzalo Matea Antonio Senior and Junior Mariano Perola Rodrigo Perola Raul Victor Yona Manuel, Maria Bonilla, at para sa lahat ng mga kaluluwa sa Porto Novo. Yan kayong mga kabaliwan ko ng paghahagi ng pagkakalitan ng Diyos sa mga Panginoon. Pagkakit naman ng Panginoon, kung paghahain sa iyo ang kapal, sa kapulihan niya ang karama, ang aming dumita, tanggapin mo ang hangin namin ngayon upang sa pagpapala ang mga kagrama sa kanyang daing kami pagindabagi makasalo sa pamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawa naman kami. Amen. Tumayo ang Panginoon. At sumayo din. At sa Diyos ang inyong puso at iyo. Itinaas na amin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ang ating Diyos. Para patuloy siya ay pasalamatan.
Ama namin makapangyarihan, tunay na marapat na ipako ang aming kasalamatan. Ikaw ay nalilinig sa piling ng mga banat ay pinalangal ko sa kanilang malupian. Ibinigay mo silang wala namin ang wala at katawan sa pagsamba sa mga kamahalan. Sa magigan na nalangin mo siya sa Kristo, kami nalilinig ng mga panamataan. Sila yung mga saksi ng pananalig sa mga nagagalap namin sa kanilang kaya kami sana ng mga Anghel na nagsisiawa ang pabuli sa iyo ng walang humpay sa kalakitan. Kami nagtubunin. Doon katapilan. Santo, 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 Panginoon Diyos na makapangyarihan, natutulong ang kanuha na malamihan mo. O sana, o sana, sa Gayun din naman ang makabos na matulang umawakan niya ng halis. Muli kanyang pinansalamatan, umiabot niya ang halis kanyang mga labad at sinabi, tanggap ko rin yung natin ko, pinunin ko ang halis na aking dugo ng pagod at pagkakipan. Ang aking dugo ay ibubuhos para sa iyong mga para sa lahat. Sikap at papatawa ng mga nasaan. Tawinin niyo sa pag-aalaala. Sana mahal na doon ay Maria ng Nanay Diyos. Isa na siya na kanyang esposa.
sinasagawa ng mga apostol, ina San Joaquin, mga Santa Ana, ni San Isidro, at ang lahat ng mga banal na nanuhin ko sa daigdig ng Kalibig Provincial. May pagbiwag naman namin ang pagpupuling sa Kalibig. So, magitan ng anak na aming Panginoon, Jesus Christ. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa kanya lahat ang mga nagpupuling sa iyo, doon sa mga kapapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawa ng mga kapatid. Amen. Upang ang ating salang lahi ay tulay ng ating salang lahi ng malalim na pananalig sa Diyos. Katulad ng lahi ni ng San Joaquin ang Santa Ana. Thank you.
Toho ako ang Kordero ng Diyos, ito nagkaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaangyayari sa tingin ng Kordero. Panginoon, hindi ako harapan dapat ng mga patuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita ko lamang, nagkakalimutan.